Kumusta mga kamusang? Pasok na tayo sa part 3 ng ating history ng Scout Ranger. Dahil nga sa wala na ang banta ng mga hukbalahap sa panahon na yun, ay tuluyan ngang binuwag ang 1st Scout Ranger Regiment noong 1957. Noong panahon na yun ay nakapagsanay pa lamang ng 13 Scout Ranger class. Ang mga organic personnel nito ay nireassign sa iba't ibang unit ng Philippine Army. Dahil sa pagkawala ng 1st Scout Ranger Regiment, lumakas at lalong lumala ang kaguluhan na gawa ng mga rebeldeng komunista, lalo itong naging bayolente at lumawak pa sa buong kapuluan. Kaya noong 1971, makalipas ang 14 na taon na pagkawala ng mga Scout Ranger, ay muling na-reactivate ang Scout Ranger Training Unit sa Camp Kapimpin, Tanay, Rizal. Ang mga dating Scout Ranger graduate na naka-assign sa iba't ibang unit ng Army ay kinuha upang maging trainer sa bagong reactivate na Scout Ranger Training Unit. Agad na nagsagawa muli ng training ang SRTU sa mga volunteered na maging Scout Ranger na nanggaling pa sa iba't ibang unit ng Philippine Army. Ang dating 10 weeks na training ay ginawang 6 months at nagtagdag ng bagong tactics upang maka-adapt sa makabagong paraan ng pakikipaglaban sa mga rebelde. Hindi nga nagtagal at matapos ang training ng mga bagong Scout Ranger ay pinatunayan muli ang kanilang bangis sa labanan. Isang hindi malilimutan operations ng mga musang at siyang naging wake-up call sa political leadership ng bansa ay ang MV Karagatan Operations. Isang barko ang ginamit ng mga komunista upang i-transport ang mga armas na galing China. Subalit pagdating sa Pilipinas ay na-stack ito sa isang sandbar sa baybayin ng Digoyo Point, Isabela Province. Sikreto dapat ang pagdating ng MV Karagatan noong July 1972. Karga ang mahigit 1,000 baril para sa New People's Army. Pag-urex the area, palitan din naman yung information. Sabi ni Joma, uninhabited pala yun. Yun yung mga dumagad dun, yung nakatutubo dun. Walang wala bakit walang maaagay pa dun. Kasi dapat done in secrecy. Katotohanan nila doon, pangyari yun, habang binababae ko, nung gabing binababae ko, siniklara na naman natin ito. Baga matindihan ang bimahal ko, nakataong talaga siniklara na siya ng Marcelo. At kung hindi siya nagdeklara noon, talagang lalamunin namin siya ng buo. Dito napagtanto ng pamahalaan kung gaano nakalaki ang banta ng mga komunista. Kaya inutusan ng pamahalaan ng AFP na tugisin ang mga rebelde na may dala ng mga armas mula sa MV Karagatan. Nagpadala ang SRTU ng mga Scout Ranger upang siyang mag-conduct ng search and destroy operations laban sa mga NPA na may dala ng mga armas galing sa MV Karagatan. Ang walang humpay na operations ng mga Scout Ranger ay nagbunga ng sunod-sunod na engkwentro at pagkaka-recover ng malaking bahagi ng mga armas at pangpasabog na gagamitin sana ng mga rebelde sa revolusyon. Pinagpatuloy ng mga Scout Ranger ang pagdugis sa mga rebelde sa kabundukan ng probinsya ng Aurora, Quirino at Nueva Ecija. Dito nila naengkwentro ang grupo ni Victor Corpus, isang dating opisyal ng Philippine Constabulary na naging leader ng mga komunista. At dito din nila nahuli ang nooy batang bata pang rebelde na si Romulo Quintanar na naging overall leader ng mga NPA. Walang tigil na operasyon ng mga Scout Ranger katulong ang buong puwersa ng AFP ay nagdulot ng malaking pagkawasak sa organisasyon ng mga rebelde sa probinsya ng Isabela na nooy ang kauna-unahang stronghold ng mga NPA sa buong Luzon. Ang mga ebidensyang nakuha mula sa mga rebelde ay ginamit laban sa mga leader nito ay naging sanhi upang sila ay arestuhin ng pamahalaan. Noong 1974,
ang SRTU ay naging organic sa Philippine Army Training Command o PATC. Ito ay upang lalo pang ma-enhance at ma-develop ang Scout Ranger tactics at magkaroon ng revision sa mga dating tactics nito upang maka-adapt sa mga bagong pattern ng pakikipaglaban. Samantala, ang mga Scout Ranger graduate na mula naman sa iba't ibang unit ay pinatunayan ang kanilang kakayanan at naging workhorse ng kanil-kanilang unit. Noong 1978, ang SRTU ay naalis sa PATC. Ang mga personnel nito ay naging organic ng bagong activate na Special Warfare Brigade o SWAPDE na binubuo ng 5 Strikes Ranger Company na naging katulong ng AFP sa pagpapahupa sa kaguluhan sa Mindanao. Dahil sa paglala muli ng insurgency noong 1980s ay dineactivate ang SWAPDE at muling inactivate ang 1st Scout Ranger Regiment noong March 1983. Inabsorb ng FSRR ang personnel at kagamitan ng 16, 26 at 41st Infantry Battalions at Scout Ranger Group. At pagkatapos ay bumuo ng 9 na Scout Ranger Companies, isang Mountain Battalion, 3 Scout Ranger Battalions, ang Scout Ranger Training Center, at ang punong himpilan nito. Pagkatapos ng EDSA Revolution noong 1986, pinalitan ang pangalan ng 1st Scout Ranger Regiment. Ito ay ginawang 96 Light Infantry Katipunan Brigade. At ang SRTU na siyang training unit nito ay na-dissolved. At ang pagsasanay sa mga Scout Ranger ay inilipat sa ilalim ng pamamahala ng Special Operations School o SOS kung saan kasama nito ang kurso para sa mga Special Forces at Airborne sa pamumuno ni Nooy Lieutenant Colonel Gringo Hunasan na nakabase sa Port Magsaysay, Nueva Ecija. Naging mabigat ang pagtanggap ng mga miyembro ng Scout Ranger sa pagbabago ng pangalan nito na 96 Light Infantry Katipunan Brigade. Kaya nga, pagkalipas lamang ng ilang buwan, ay ibinalik din ito sa dati nitong pangalan na 1st Scout Ranger Regiment at na-reactivate muli ang Scout Ranger Training School bilang siyang training unit nito. Dahil sa paglaganap ng komunista sa Luzon at Bicol Region, ang FSRR ay itinilaga bilang National Maneuver Force. Bumuo ito ng Task Group Panther o TGP upang tugunan ang tinatawag na hotspot area ng mga NPA. Ang TGP Alpha ay na-deploy sa Isabela. Ang TGP Bravo ay sa Quezon Province at Bicol Region. At TGP Charlie naman sa Nueva Ecija, Biskaya at Quirino. Sunod-sunod na tagumpay ang nakamit ng TGP laban sa mga komunista. Ang mga rebelde ay walang naging panama sa mga battle-hardened Scout Ranger. Ang TGP Charlie ang naging responsable sa pagkakabuwag ng Nueva Biskaya Quirino Provincial Committee. Samantalang ang TGP Alpha at Bravo naman ang unti-unting nagbuwag sa iba't ibang rebel front sa Northern at Southern Luzon. Dahil nga sa malaking accomplishment ng FSRR, ito ay nagawaran ng Presidential Citation Award bilang pagkilala sa kanilang nagawa. Noong December 1, 1990, muli na namang na-deactivate ang 1st Scout Ranger Regiment sa ikalawang pagkakataon dahil sa naging partisipasyon nito sa 1989 kudita laban sa pamahalaan. Ang iba't ibang Scout Ranger unit ay na-absorb ng iba't ibang infantry division at ang mga dating mga batalyon nito ay na-reorganize at pinalitan ng pangalan. Ang 1st SRB ay naging 74th IB. Ang 2nd SRB ay naging 75th IB. Ang
Ang 3rd SRB ay naging 76 IB. Ang 4th SRB ay naging 77 IB. At ang 5th SRB ay naging 78 IB. Kaakibat din ito ay ang pagpapatigil ng mga training ng mga Scout Ranger. Tinanggap ng mga miyembro ng Scout Ranger ang kanilang naging kapalaran. At umaasang isang araw ay muling babalik ang Scout Ranger Unit upang ipagpatuloy ang nasimulan nitong kabayanihan. Abangan ang huling bahagi ng kasaysayan ng 1st Scout Ranger Regiment, Continuing the Proud Tradition, ang pagbabalik ng mga musang